samot-saring opinyon at komento ang naglabasan sa internet hinggil sa akusasyon ni Biden kay Putin bilang war criminal. At maraming netizen ang tumaas ang kilay hinggil dito. Tanong ng karamihan, nalilimutan na ba ng Amerika ang mga karasang nagawa nito sa nakaraan na kung tutuusin ay mas masahol pa kaysa sa ginagawa ngayon ng Russia? Tara ka tropa at sabay-sabay tayong magbalik tanaw sa mga kalupitang nagawa ng Amerika sa kasaysayan. Noong 1950, ang Amerika ay nangilam sa Korean War bilang pagtatanggol sa South. Ngunit ang puwersa nito ay undertrained at kulang sa paghahanda. Ang mga pag-atake ng North ay lumikha ng isang matinding refugee crisis at habang libo-libong Koreano ang nakaharang sa lugar ng labanan habang tumatakas sa mga lugar na sinira ng digmaan, ang puwersa ng Amerika ay nataranta. Sa parehong araw, July 26, 1950, naglabas ang American Army ng Stop Refugee Order kung saan humigit-kumulang 400 South Korean civilian ang napatay sa bayan ng Nogyunri ng puwersa ng Amerika mula sa 7th Cavalry Regiment. Dispensa ng mga sundalo, naisip nila na maaring kabilang sa mga refugee ang mga nagbabalat kayo na North Korean soldiers. Karamihan sa mga refugee na nasa paligid at ilalim ng railroad bridge ay pinagbabaril. Ang iba ay inatake ng bomba at machine gun ng mga US plane. Ang kakilakilabot na insidenteng ito ay tumagal ng 3 araw ayon sa mga lokal na nakaligtas at mga miyembro ng cavalry. Iniulat ng Associated Press ang massacre noong September 1999 at mula noon, itinuring ito bilang isa sa pinakamalaking civilian massacre ng puwersang Amerikano sa 20th century. Noong August 22, 2008, ang mga Afghan civilian na nagtipon sa maliit na nayon ng Asisabad para sa memorial ceremony ng isang militia leader ay napatay sa pamamagitan ng airstrike ng mga Amerikanong sundalo na nasa isang operasyon sa lugar upang tugisin ang Taliban commander na si Mullah Siddiq. Tinatayang nasa pagitan ng 30 at 90 mga sibilyan ang nasawi sa airstrike ayon sa magkakasulungat na accounts mula sa American troops, aid workers, local villagers at isang ulat na ginawa ng gobyerno ng Afghanistan. Inilarawan ng Pentagon ang pag-atake bilang isang lehitimong pag-atake laban sa Taliban at kinwestiyon ang tinatayang casualty na ibinigay ng gobyerno ng Afghanistan at iniulat ng media. Noong una ay itinanggi ng militar ng Amerika na may mga sibilyan na namatay sa pag-atake, ngunit kalaunan ay inamin din nila matapos ang paglabas ng isang cellphone video na nagpapakita na may napatay ngang mga sibilyan sa pag-atake. Noong 2004, nabigla ang mundo nang inilabas ang mga larawan ng mga sundalong Amerikano na inaabuso ang mga Iraqi prisoners sa Abu Ghraib, isang malawak na bilangguan sa kanluran ng Baghdad na kilalang kilala sa madalas nitong mga sesyon ng pagpapahirap at pagbitay sa ilalim ni Saddam Hussein. Ang mga larawan na nagpapakita ng mga Iraqi detainees na binubugbog, inaabuso at sekswal na sinasaktan ay nagpasiklab sa galit ng mga Arabo at Muslim sa Amerika at ginamit bilang isang makapangyarihang kasangkapan upang makapag-recruit ng mga rebelde sa Iraq at sa ibang lugar. 9 na US soldier ang napatunayang nagkasala sa kaso ng pang-aabuso na nagpasiklab rin sa marami pang military at congressional investigations. Iminungkahi ni former President Bush na sirain ang bilangguan matapos matuklasan ang mga krimen. Ngunit isang American military judge ang nag-utos na panatilihin ito bilang isang pinangyarihan ng krimen. Noong March 2006, inihayag ng US military na aalisin na nito ang lahat ng natitirang mga bilanggo mula sa Abu Ghraib. Noong February 2009, muling binuksan ang bilangguan sa ilalim ng bagong pangalan, ang Baghdad Central Prison, kasama ang pangako ng humanitarian conduct. Katropa,
Bago tayo magpatuloy sa number 2 at number 1, kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon, huwag kalimutang mag-iwan ng like at comment sa baba ng video na ito. Salamat! Sa panahon ng Spanish-American War noong 1898, nabihag ng mga puwersang Amerikano ang Pilipinas. Bagaman tinitingnan ng mga Amerikano ang kanilang sarili bilang mga liberators o tagapagpalaya, hindi ganoon ang tingin ng mga Pilipino at naniniwala sila na nagbabalat kayo lamang ang mga Amerikano. Dahil dito, sumiklab ang Philippine-American War, isang madugong digmaan na tumagal ng 3 taon. Matapos magdusa sa matinding casualties mula sa mga Pilipino sa bayan ng Balangigas sa isla ng Samar noong September 28, 1901, si General Jacob Smith ay naghangad ng paghiganti laban sa populasyong sibilyan. Ang mga tropa ni General Smith ay nagpatuloy sa pagsasagawa ng isang genocidal campaign sa Kanayunan. Inutusan niya na patayin ang sinumang higit sa 10 taong gulang at may kakayahang humawak ng sandata at dalhin ang libo-libo pa sa mga concentration camps. Sa kasamaang palad, ang pagpatay na ito ay maliit na porsyento lamang ng mas malaking kalupitan ng pananakop ng Amerika sa Pilipinas. Tinatayang hindi bababa sa 34,000 na mga Pilipino ang napatay sa digmaan at karagdagang 200,000 naman ang namatay dahil sa gutom at cholera epidemics sa mga refugee at mga nasa concentration camps. Noong March 16, 1968, ang Charlie Company 11th Brigade ay pumasok sa Nayon ng Milay sa isang lugar ng Vietnam kung saan maraming miyembro ng American Brigade ang nasugatan o napatay ng puwersa ng Vietcong. Sa ilalim ng utos ni Lieutenant William Cully, pinasok ng puwersang Amerikano ang Milay kung saan higit sa 300 sibilyan kabilang ang mga bata ang walang awang pinatay ng mga Amerikano. Ayon sa ulat ng mga nakasaksi, ilang matatandang lalaki ang sinaksak gamit ang bayonet. Nagdarasal ng mga babae at mga bata ang binaril sa likod ng ulo at isang batang babae ang ginahasa at pinatay. Ang karumaldumal na insidenteng ito ay hindi nakarating sa American public hanggang sa ipublish ni Seymour Hersh, isang journalist, ang kwento kung saan idinetalya niya ang pakikipag-usap sa isang Vietnam veteran na si Ron Reardon R. noong November 1969. Ang massacre ay nagtaas ng mga makabuluhang katanungan tungkol sa pag-uugali ng mga sundalong Amerikano at kanilang mga pinuno sa field. Kayo katropa, sa tingin nyo, nararapat pa rin bang pagkatiwalaan ang Amerika sa kabila ng mga karasang nagawa ng bansa sa nagdaang panahon? I-comment lang ang inyong opinion sa baba ng video nito. So that's it. Maraming salamat po at kita-kits sa ating next video. Paalam!